So yan po, palpak yung gawa natin mga ka-idol. Ayan o, kung napapansin nyo yan o, hindi lumapot yung kasaba na ginawa natin. Ayan o, palpak. Sobrang dami kasi yung ano, sobrang dami yung gata na ilagay ko. Tapos yung kasaba, 1 foot lang. Kaya nakaganyan siya. Hindi siya lumapot. So, ganun yung mayayari dyan pagka kunti lang yung kasaba. Tapos, marami kayong gata. Yan o. Parang tubig lang siya o. Lasaw na lasaw. Lasaw. Hindi siya lumalapot. Ayan kung napapansin nyo, parang gata siya o. Sobrang daming gata. Yan. So ganitong mangyayari pagka ano, pagka masobrahan sa gata yung ano, kasaba. Tapos yung iba naman pagka tubig yung pinagtunaw sa kasaba, pag medyo marami din yung tubig, ganito din mayayari. So kung ipagpatuloy natin yan, yan, kung napapansin nyo, oh, parang tubig lang siya. Kung gagawin natin yung ice cream yan, kung ipagpatuloy natin yan, yung ice cream natin yan, magaspang, ano siya, yung madali siyang umalsa, madali siyang umalsa, pero ano lang yun, yung kumbaga yung bula lang siya, yung bula. Kasi yung alsa niya, parang bula lang siya. So ganito mangyayari. Pagpilitin natin to, ganun ang mangyayari. Magaspang yung ice cream natin. Yan. So ipapakita ko sa inyo kung anong technique natin dyan na para sakto lang yung ice cream natin. Hindi siya, hindi tayo magkakaroon ng problema. So, mayroon pa akong natirang kasaba doon. So, magluto tayo ulit ng kasaba. Tapos, ihalo natin dito. So, ayan, magpakulo tayo ng tubig na unti lang. Oh. Yan. Unti lang. Magluluto tayo ulit ng kasaba na sobrang lapot. Sindihan natin. Yan. Tapos maglagay tayo ng tubig na isang baso lang. Dito. Tapos yung kasaba. Mabuti na lang may kasaba pa ako na natira nung gumawa ako ng ice cream na pangbahay lang. Tapos haluin natin. So ganito lang yung paraan natin para hindi masira yung ice cream natin, hindi tayo masira sa mga customer natin. Kasi pagka pipilitin natin yung ganun, siyempre pag ibibinta na natin, sumunibago yung mga customer natin dahil nag-iba yung ice cream natin. At saka yung lasa, mag-iba din yung lasa pagka ganun. Medyo ano siya, yung parang basta magaspang. Pag magaspang kasi yung ice cream, iba yung lasa niyan. Ayan. Antayin lang natin kumulo. So ayan, kulo na siya. Halo na natin yung ano, ating ano, kasaba. Luin natin kasi pagkaano to. Yan. Luto tayo ng kasaba na sobrang lapot. Yan, sobrang lapot yan. Ano?
patutuin din natin itong maayos. Kasi pag mahilaw yan, amoy kasaba yung ano natin, ice cream. Yan, lutuin lang natin. Ito, luto na to. Pagka ganyan lang yung kulay, oh, luto na siya. Medyo ano na, kulay brown. Yan. Sobrang lapot, oh. Diba? Yan. Ito yung mga tirada natin. Yan, oh. Sobrang lapot yan. Yan, luto na yan. Patayin na natin. Yan. Ihalaw na natin dun sa ano. Yan, ihalaw na natin. Ihalaw na natin. Yes, sobrang lapot oh. Oh. So, ganito yung kasaba pag sobrang lapot. Pwede siyang pangdikit. Yeah. Parang lastik ko. Yung ganitong lapot lang oh. Ayun. Ayun. Napakaganda yung ano yan, napakaganda ano yan, Halloween. Sobrang dami kasi yung gatal nito. Yan. Tapos, mix natin. Mix natin ulit. Haluin natin ulit. Yan. Panoorin nyo. Kung anong resulta ng ice cream natin. Kung maging okay ba siya. Yan. Yan. Lagi natin maayos. Yan. Yan na. Diba? So, ganun lang kasimple oh. Mga diskarte sa mga palpak nating mga gawa. Dapat may ano tayo. Pag pumalpak tayo, may dapat may diskarte tayo kung paano siya ma-resolve. Ayan o. Ayan na. O, di ba? Haluin pa natin maayos para maano talaga yung ano. Yan o. O. Saktong sakto. Yan. Yan, hindi nagagaspang yan. Kasi may ano na siya, may lapot na siya. Yung kanina, kung ipilitin natin yon, sira ang ice cream natin doon talaga. Wow. Lapot na siya. Yan. Ha? Yan, haluan na natin ang mga ingredients. Yan, haluan natin itong condensed milk. Beer brand yung ginamit ko. Yung malaking beer brand to, yung ano. Yung 320 grams.
sukal. Ayun naman kayo dulo. Saktong-sakto sa lapot yung ginawa natin. Yan. Yan, puno na siya.